Okay na siya. Tanggalin natin yung ating isang plastic yung nasa harap. Tin siya ng monggo. Isang monggo. Ginisa ko na to, guys. Yung ating monggo. Papaya. Meat. Longganisa. Ganyan lang natin. I-spread lang natin para lagayan natin ng itlog. So, igaganyan lang natin siya. Then, ibibigit natin para hindi siya hindi lalabas yung ating palaman. Then, gagamit tayo ng pinggan. I-shape lang natin siya, mga ganyan. So, this is it. Hello guys, para sa mga nagtatanong yung measurement ng ating paggawa ng dough para sa ating Ilocos Special Empanada, ito na po yung prepare ko para sa inyo. Ito ginawa ko. Although hindi talaga ako nagme-measure guys, pero I'll try my best para i-measure ko para sa inyo. And ito yung 2 tablespoon of salt, 1 tablespoon of food coloring, orange po siya, and 1 tablespoon of pepper, and a little bit of chicken granules, pampalasa lang po siya. And yung pinipare ko na tubig guys is 2,000 ml siya. Nasa 2,000 ml. Okay? One eternity later. Gumamit ako ng magandang brand, guys. Ng salt. Kirkland. Baka naman. Hindi to sponsor, ha? Pero, pinapakita ko lang yung ginagamit ko na brand ng ating ingredients. So, hindi siya basta-basta brand, guys. Pati ito. Ito yung famous brand. Yan. And, of course, ito rin. Is si parang Nor brand. So gigisa lang natin ang ating monggo guys hanggang sa magano siya matuyo. So far okay na to, medyo na overcook natin pero okay lang. Mas masarap naman ito guys. Surely, mas masarap siya pag ganito yung luto. Mas masarap siyang ipalaman sa ating empanada. So, i-ano ko na lang mamaya, guys. I-electric fan ko na lang mamaya para matuyo siya. Kasi maggagawa na ako ng orders. And the orders are ang dami kasing order, guys. 100 pieces. Isang ano lang yon, isang tao lang yung umorder, isang reseller lang natin. And it's a blessing naman. Kasi syempre, sa panahon ngayon, kailangan nating mag-sideline. Okay? 2,000 years later. Ano nga guys, malamig na siya. Mamasahin na natin siya ngayon. Unti-unti natin ilalagay ang ating rice powder. Paunti-unti lang guys para maganda yung pagkahalo natin sa ating masa. Okay? And take note guys, yung kamay natin is malinis naman na. Naghugas tayo syempre. Kasi order itong gagawin natin. Dapat malinis.
ang ating gagawin, okay? So, ganyan lang guys. Mamasa-masa lang natin siya na ganyan. So far, yung texture ng ating masa is, I think maganda siya. So, magiging crispy yung ating empanada later on. Kasi na-feel ko na smooth naman siya. Kaya, perfect. Guys, yung ating empanada mamaya ay crispy-licious. Okay. So, lagyan natin ulit. Lagyan na natin lahat. Then, imasa natin ulit. Ganyan lang ng ganyan hanggang makuha natin yung consistency ng ating dough. Hindi naman pwedeng i-ano guys ha. Hindi pwedeng masyadong moist yung ating etong ating dough kasi diyan nagka-crack guys. Lalo kapag ka hindi pa kayo masyadong gumagawa nitong empanada. So, hindi pa kayo masyadong professional maggawa. So, mahihirapan kayo guys kapag ka medyo moist siya yung inyong dough. So, kailangan talaga ay tamang-tama lang yung pagkamasa. So, ganito, napaka-moist pa niya guys. So, inopen ko na yung isang another 500 grams guys. So, i-check natin later kung magkano yung nagamit natin. Okay. Konti-onti lang. Konti-onti. Then, continue lang magmasa. Just do. Paulit-ulit lang yung process. Mamasahin. Kapag maubos na yung ano, yung rice powder, lalagyan natin ulit. Ganon. Dapat even guys yung pagkamasa. Okay. Ganyan-ganyan lang. Parang nagmamasa ka lang din ng pang tinapay. Ito medyo it takes 20 to 25 minutes guys na minamasa natin ito. Kasi hindi naman siya agad-agad okay na. So, kailangan natin siyang masahin ng mga 20 to 25 minutes or depende sa bilis ng kamay niyo magmasa. Kapag ka medyo mabilis kayo, pwede na yung 15 to 20 minutes. So, guys, almost na siya. Almost tapos na siya. Almost okay ng ating dough. Medyo may moist pa siya ng konti. So, mamasa lang muna natin siya ng ganito. Hanggang sa mabuo natin siya ng buo. Okay. So, pwede-pwede na siya, guys. Hindi madali ang pagmamasa guys kasi ito talaga yung isang pinakamahirap na parte ng paggawa ng empanada. So okay na yung ating dough. Okay na siya. Hindi naman siya masyadong matigas, hindi rin siya masyadong moist. Okay, so tamang-tama lang guys yung ating dough. So ang nagamit natin na rice powder guys para dito is 500 grams din. Kasi inubos ko kanina yung natira. So, eto, may natira pa rin na same kanina. So, naubos natin guys is 500 grams para dito, para magawa natin ang ating dough. Okay? So, yun guys, yung ating paggawa ng dough, kung paano gumawa ng dough with measurements. Yung mga nagre-request po, eto na po yung request nyo.
And salamat sa panonood, and please don't forget to subscribe and comment down below kung may mga katanungan pa kayo. Please share and so guys, naka-ready na ang ating gagamitin. Ang ating monggo. Ang ganda ng ating monggo guys, yung pagkagisa niya. And then, yung ating longganisa. At ang ating repolyo. Our eggs. And of course, ang ating kawali na paglulutuan. Lalagyan natin ng madaming-madaming mantika. So guys, let's get started! Lagyan natin ng madaming mantika. Kailangan natin ng madaming mantika. Okay? So, okay na yan, guys. So, guys, gagawa tayo ng 100 pieces. Ayan, naka-prepare na yung ating kakailanganin. Andun yung mantika. Nilayo ko na siya dito. Actually, dito ko siya nilalagay yung mantika. Kaso, tumatalsik siya dyan. So, nalalagyan ng mantika yung ating ingredients. So, inilayo ko siya ng konti. So, dito ko na lang ilalagay yung luto na para medyo malayo siya dito. Okay? So, let's get started! So, gagawa na tayo guys ng isang empanada. Gusto ko buwahin yung mga itlog na to. Kita ba? Parang nakaano te. So, kita na. Okay. So, iaano lang natin to guys. Itong wrapper. Yung itlog ko ay istorbo. Ay, gastos. Punta kayo doon. So, gagawa lang tayo ng wrapper. Ng ganito. Dapat medyo manipis yung wrapper guys, pero huwag naman yung sobrang nipis kasi mabubutas yan kapag ka masyadong manipis. Okay? So, okay na siya. Okay na yung ating wrapper. Kasi first, ano to, ihat natin. Baka maano na naman. So, okay guys. So far, okay naman. Yung ating wrapper. And then, napapuro din. So, maglalagay tayo guys ng monggo. Iaano lang natin siya ng ganyan. Spread out. And then, konting repolyo. Diba, hindi tinipid ang ating palaman. Ito guys, repolyo. Then, yung ating meat, longganisa. Oh, sorry. Okay. So, ganito na guys, ang ating empanada. And then, ilalagay na natin ang isang buong itlog. Ganito lang guys. Lagay natin ng ganyan. Then, kung gusto nyong magdagdag ng konting palaman, pwede rin. Tapos, ika-cover lang natin siya ng ganyan. Isi-sealed natin. Ganon. Tapos, isi-sealed natin dito sa dulo. And then, ika-cut na natin siya, guys. Let's cut it. So, eto yung eto unwanted na to. So, tatanggalin na natin yan. So, ganito na guys yung ating empanada. Ganyan na siya guys. So, ganito na ang ating empanada. Ngayon, lalagay natin siya sa mantika. Paprito na natin siya. Dahan-dahan lang para hindi tatalsik yung ating mantika. Ito yung pinakamahirap na part, yung paglalagay mo, paprito. Kasi kapag hindi ko makontrol, tatalsik yung mantika. Busy ang lola mga sisis. Tumagawa po ako ng empanada. Okay. Busy lang po. Wait.